Kamusta mga tropa? Anong balita? At ang episode natin ngayon ay tungkol sa Men in Black. Malamang mga tropa, una agad papasok sa isip nyo ay ang sci-fi movie ni na Will Smith at Tommy Lee Jones. Pero may kaugnayan naman ito sa topic natin ngayon. Well, tulad nga ng sinabi ko na sci-fi movie lang ito. Pero para sa iba, sa totoong buhay ay nag-e-exist talaga ang Men in Black. Ayon na rin sa mga lumalabas na conspiracy theories, bago pa man sumikat ang pinakaunang Men in Black movie, meron ng mga kwento tungkol sa Men in Black sightings. Ayon sa kanila, nagtatrabaho ang mga tinagureang Men in Black sa gobyerno upang patahimikin ang mga nakasaksi ng mga kakaibang pangyayari na may kinalaman sa UFOs. At para nang sa ganun ay hindi ito kumalat o malaman ng publiko. At maging ang mga taong nag-iimbestiga ay kanila ding pinipigilan. At ayon pa sa iba, sila mismo ang mga nilalang na nakasakay sa UFOs na tinatawag nga na mga aliens. Ito ang mga kwento ng mga ilang nakasaksi sa kakaibang pangyayari tungkol sa Men in Black. Ito ang kwento tungkol sa nasaksihan ni Harold Dahl. Marahil siya ang pinakauna o isa sa pinakaunang naka-encounter sa Men in Black. Naganap ang insidente noong 1947 sa Puget Sound, silangang baybayin ng Maury Island, Washington sa Amerika. Noong June 21, 1947, habang nakasakay silang tatlo sa bangka para sa conservation mission, si Harold, ang kanyang anak na si Charles at ang alaga nilang aso, nang biglang may namataan silang kakaibang bagay na umaaligid sa ibabaw ng kanilang bangka. Ayon sa kanila, ay 6 ang bilang nito at may hugis na katulad ng donut. Nasa kalahating milya lang ang layo ng mga ito sa sinasakyan nilang bangka. Makalipas pa ang ilang sandali ay bumagsak ang isa sa mga ito. At dahil nga hindi kalayuan ng mga ito sa kanilang bangka, may mga ilang debris ang napunta sa kanila na resulta nga ng pagbagsak nito. Tinamaan sa braso ang kanyang anak na si Charles, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang alaga nilang aso nang tamaan ito ng debris. Bagamat nasa hindi magandang sitwasyon, siya ng mga oras na iyon ay nagkaroon pa rin si Harold na kuhanan ng larawan ang mga pangyayari gamit ang kanyang kamera. At dahil hindi siya makapiniwala sa pangyayari, sinabi niya ito sa kanyang supervisor na si Fred Grisman. Maging ang mga larawang kanyang nakuhanan sa insidente ay pinakita din niya. Dahil na rin sa pagdududa ni Fred sa kwento ni Harold, ay nagdesisyon siyang puntahan ang pangyayari upang makapangalap pa ng karagdagang ebidensya. Nang marating niya ang lugar, laking gulat niya nang makita niya rin mismo ang mga UFOs at nagpaikot-ikot ito malapit sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw ay may bumisita kay Harold na isang lalaki na naka-black suit at nais siyang kausapin tungkol sa kanyang nasaksihan. Ipinagtaka ni Harold kung bakit niya ito nalaman sapagkat ang tanging niya lang pinagsabihan sa insidente ay si Fred. At isa pa, hindi naman ganun kadetalyado ang kwento ni Harold sa kanya. Ngunit sa kwento ng lalaki, kay Harold sa mga pangyayari ay para bang nasa lugar siya nang maganap iyon. At bago matapos ang kanilang pag-uusap, sinabihan siya ng lalaking naka-black suit na huwag ipagsabi ang insidente kung ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya. Pagkalipas nga ng mga ilang araw matapos ang pagbisita ng lalaki, kay Harold ay naglabas ng statement ang gobyerno ng Amerika na inamin ni na Harold Dahl at Fred Grisman na gawa-gawa lang nila ang istorya at wala itong katotohanan o isa lamang itong hoax. Noong July 1967, isang lalaking nagngangalang Robert Richardson, residente ng Toledo, Ohio sa Amerika. Tumawag siya sa Aerial Phenomena Research Organization o APRO. Ito ay isang UFO research group. Ayon sa kanya ay bumangga ang kanyang sasakyan sa isang UFO habang siya ay nagmamaneho. Gabi na mangyari ang aksidente, dagdag pa niya, bigla na lang bumaba ang UFO sa gitna ng kalsada kung kaya't nabangga niya ito at nang matapos ang pangyayari ay agad itong nawala. Inireport din ito ni Richard sa mga pulis.
Ngunit nang puntahan ito ng mga pulis ay skid marks lang ng kanyang sasakyan ang kanilang nakita doon. Dahil na rin sa kagustuhan niya na mabigyan linaw ang nangyari sa kanya ng gabing iyon, ay nagdesisyon siya na bumalik sa pinangyarihan ng aksidente. Nung nasa lugar na nga siya, ay may nakita siyang kakaibang piraso na metal at dinala niya ito sa kanyang bahay. Pagkalipas ng 3 araw, ay may nagpunta sa kanila na 2 lalaki na sa tingin niya ay nasa 20 taong gulang sila at nakasuot din sila ng black suit. 11:00 na ng gabi nang sila ay dumating at hindi man lang sila nagpakilala at isa pa, marami silang itinanong kay Robert na may kinalaman nga sa insidente. Nagtagal ang kanilang pag-uusap ng 10 minuto tsaka sila umalis. At pagkalipas naman ng 1 linggo ay muling may bumisita sa kanyang 2 lalaki. Hindi sila ang unang bumisita kay Robert, ang pagkakapareho lang nila ay nakasuot sila ng black suit. Ayon pa kay Robert, napansin niya na ang 1 lalaki ay may kakaibang accent at pareho silang may maitim na kulay ng balat. Sa kanilang pag-uusap, sinabihan siya ng 2 misteryosong lalaki na huwag nang magsalita at tilihim na ang insidenteng kanyang kinasangkutan. Maging ang nakita niyang kakaibang metal ay nais din nilang makuha kay Robert at kung hindi niya maibibigay ito ay may masamang mangyayari sa kanyang asawa pagbabanta sa kanya ng 2 lalaki. Ipinagtaka ni Robert kung bakit nila nalaman ang tungkol sa metal na kanyang nakita, gayong ang nakakaalam lang nito ay ang kanyang asawa at sa 2 miyembro ng APRO na una niyang ang tinawagan matapos ang insidente. Ayon sa APRO, walang koneksyon sa kanila ang 2 misteryosong lalaki na pumunta kay Robert. Siya naman si Albert Bender, isa sa mga pinakamaimpluwensyang UFO researchers. Siya ang nagtatag ng International Flying Saucers Bureau, pati na rin ang Max Steiner Music Society. Naging matagumpay naman ang 2 organisasyon na kanyang itinatag ng mga panahon na iyon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay biglang naipasara ang International Flying Saucers Bureau noong March 1953. Base na rin sa report, may 3 lalaking nakasuot na itim ang bumisita kay Albert sa kanyang bahay. Nag-uusap ang 3 lalaki sa pamamagitan ng telepathy. Meron din silang ibinigay kay Albert na 1 metal disc na may nakasulat na mga instructions. At ayon pa sa kanya ay sinabi rin ng 3 lalaki kung saan talaga nagmula ang mga UFOs. Hinimok siya ng mga kakilala niya na sabihin ang kanyang mga nalalaman ngunit tumanggi ito. At nung matapos nga ang pagbisita sa kanya ng mga misteryosong lalaki ay nagkasakit siya ng mga 1 araw. Hindi siya makakain, palaging pagsakit ng kanyang ulo pati na rin ang biglang pagkatakot ay kanya rin nararanasan. Pagkalipas ng halos 1 dekada ay naglabas siya ng libro na may titulong Flying Saucers and the 3 Men. Ayon kay Albert, nakasulat sa libro na ito ang lahat ng nangyari nung bisitahin siya ng 3 lalaki. Ngunit ayon sa karamihan, nung panahon na iyon ay hindi sila naniniwala kay Albert at gawa-gawa niya lang ang isinulat niyang libro. Siya si Dan Aykroyd, isang Canadian-American actor, producer, comedian, at screenwriter. Ayon sa kanya, ay naka-encounter rin niya ang mga Men in Black. Nangyari ito noong 2002. Kwento niya, habang may kausap siya sa telepono, tungkol sa TV guesting niya sa Saturday Night Live, napansin niya na may 2 lalaking naka-black suit na nakatayo katabi ng sasakyan na malapit sa kanya. At sa 1 iglap, nang muli siyang tumingin sa mga ito, ay nawala sila na parang bula. Kinabukasan ay tinawagan siya ng show at sinabi nila na canceled na ang kanyang TV guesting. Malakas ang paniniwala niya na kagagawa nito ng 2 lalaking naka-black suit. Hanggang sa ngayon ay naikikwento pa rin niya ito sa kanyang mga interviews. Dagdag pa niya ay nakakita na rin siya ng mga UFOs. At ang pinakahuli, ito ay kwento ni Shane Sovar.
nangyari ang Men in Black sightings noong 2008 sa Niagara Falls. Ayon sa kanya, bago pa ang pagbisita ng Men in Black sa kanyang pinagtatrabahuhan, ay may kakaiba ng pangyayari siyang nasaksihan. Ito ay nung makakita siya ng mga UFOs sa harap ng hotel na malapit sa Niagara Falls. Ayon pa sa kanya, hindi lang siya ang nakakita, kasama rin niya ang ilang mga katrabaho. Nung dumating nga ang dalawang misteryosong lalaki sa hotel, ay hinanap nila si Shane. Nagkataon naman na wala siya sa hotel ng mga oras na iyon. Patunay ang security footage ng kanilang hotel nang ma-record ang pagpunta doon ng Men in Black. Kayo ba mga tropa, anong opinion nyo sa episode natin ngayon? Totoo kayang nag-e-exist ang Men in Black o sadya lang talagang malilikot ang imahinasyon ng mga tao? Share nyo naman, magkomento lang kayo sa ibaba. At para naman sa aking opinion, maaaring nag-e-exist talaga sila. Hindi lang ang Men in Black, kundi pati na rin sa UFOs at aliens. Ayon na rin sa paliwanag ng mga eksperto, imposible na sa planeta lang natin nag-e-exist ang buhay. Sa lawa kasi ng ating universe, malaki ang tsansa na may nabubuhay pang ibang nilalang sa ibang planeta. Malamang meron ng mga tao o organisasyon na may alam na nag-e-exist talaga ang mga ito. Ayaw lang talaga nila isa publiko. Please comment down below mga tropa kung may additional info at may correction kayo sa episode natin ngayon. So yun na nga mga tropa, hanggang dito na lang. Kung may topic kayo na gustong isuggest upang talakayin sa mga susunod na ipapublish ko na videos, magkomento lang kayo sa may comment section. At kung natripan nyo mga tropa ang content na katulad nito, please subscribe to my channel. Pwede rin kayong mag-like at mag-dislike. See you next time. This is Matsuki Mats, signing out.